Dito tayo sa pangsiyam, Ustad, na isyo. Dito sa pangsiyam na isyo, Ustad, sinasabi dito nga si Allah lamang ang nakakita sa mga bagay nga hindi makikita. Pag hindi nakikita, si Allah lang makakita. Dito, mabasa natin dito, Ustad, sa Quran chapter 10, verse 20, nga si Allah, si Allah lamang, Lord, said, and sin is only for Allah. Then wait ye, I too will wait with you. Ibig sabihin dito, ang punto dito, nga ang unseen, yung hindi makita, siya Allah lamang ang makakita. Okay? Pero naman dito, Ustad, dito sa Quran chapter 27, verse 39, sinasabi dito na si King Solomon, nakakita siya sa hindi makikita. Gaya ng tinatawag na ifrit. Ay yung jinn, Ustad, ay hindi talaga makikita ito sa mata ng tao. Kung ayaw nila magpakita, hindi makikita. Pero si Solomon ay nakikita niya ang ifrit at mga jinn. So sabi nila, contradiction ito dahil ang mga jinn unseen. Si Allah lamang nakakita sa unseen. Bakit dito ay si Solomon ay nakakita rin? So sabi nila, ay contradiction ito. So anong masasabi niyo, Ustad? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Doon sa unang talata na binasa natin, doon sa surat Yunus, nagsasabing wala ba yakuluna lawla unzila ilayhi ayatun min rabbi fakul innamal ghaibu lillah. At sinabi ng mga walang pananampalataya na tumanggi sa ibinigay sa kanilang mga katibayan, bakit hindi naipahayag kay Muhammad ng kaalaman ng malinaw na katibayan mula sa kanyang Panginoon, tagapaglikha, sa pamamagitan nito mababatid namin kung sino ang totoo sa kanyang sinabi. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, walang sino man ang nakakaalam ng lihim maliban sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam ng lihim maliban sa kanya. Samantala dito sa binasa mo sa Naml, kala ifritum minal jinni, ana ati kabihi kabla antakumu min makamik. Sinabi ni ifrit mula sa mga jinn, ito'y ipaparating ko sa iyo, ang trono ni Balkis sa Yaman, bago ka tatayo sa iyong inuupuan na ito'y tumatayo dito sa Sulaiman hanggang sa tanghaling tapat para ayusin ang mga problema ng mga Banu Israel. Ngayon, sabi nila nakita si Sulaiman. Nakita ni Sulaiman ang isa sa mga, o di kaya yung, ang si Ifrit, na kabilang sa mga jinn. So, ang sagot natin dito, ito'y malinaw. Ito isang bigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Sulaiman na katangian. Kaya nga, mapapasa doon sa kasunod na talata nito, o di kaya doon sa unang talata nito, nagsasabing, walakad atay na Dawud o Sulaiman na ilma, وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Sinabi doon na kami katotohanan nagbigay ng karunungan kay Daud at saka kay Sulaiman. At sinabi nila, Alhamdulillah, ang papuri sa Allah dahil kami ay binigyan ng mas mataas na antas sa karamihan sa kanyang mga alipin. Kabilang sa bigay na antas na ito ay nakikita nila ang mga jinn. At hindi lang nakikita kundi pag-utos-utosan. Pag-utos-utosan. So, kabilang ang mga jinn sa panahon ni Sulaiman na kaliyang mga kawal, mga sundalo. Nang ibig mga sabihin, sundalo. Ustad, nakakita si Sulaiman sa mga hindi dapat makikita, yung unseen. Magkasabihin natin engkanto para maintindihan ng Ustad. Okay. Ang pinakamalapit ay engkanto na hindi makikita sa normal na tao. Pero nakakita si Sulaiman. Hindi ito dahil sa kanyang pagkatao, kundi ito ay bilang reward or sabihin natin na bigay na special gift of miracle to him. Gaya ng Ustad, yung mga miracle, pag sabi natin ng miracle, Ustad, makabuhay sa patay, Panginoon lang. Diba? Bakit si Jesucristo sa Quran at sa Biblia, nakabuhay din ng patay? So, a contradiction pala. Kasi magbigay ng buhay ang Panginoon lamang. Subalit si Isa Almasih, doon din sa Biblia ng Kristiyano, isang propeta, nakabuhay din ng patay. Hindi, si Elisha rin. Ayon sa Biblia, si Elisha rin. Yung buto ni Elisha ay nakabuhay rin. At saka nakagawa lang yung tungkod, naging ahas si Moses. Nakagawa rin. Mayroon silang ganoon dahil bigay sa kanila. May extra power sila. Kasama na yung nakita ni Sulaiman dahil binigay ng Panginoon. Yung mga himala, yung mga imposible sa normal nga mga tao, nangyayari ito sa mga propeta, hindi sa sarili lang sikap, kundi... Tama. Bigay ng Panginoon sa kanila.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya ang paraiso. Mm-hmm. Nakita niya ang impyerno. Wala, hindi natin makikita. Nakita niya ang si Angel Jibril, Jibril na meron siyang 600 na pakpak. Hmm? Mga gaib yun. Oh, pero dahil sa bigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat bigyan nila ng ano ba, Ustad? Mas malawak na kaorgan ito. At saka sabi naman nila, Ustad, may another na issue. Sabi nila, bakit yung Satyan? Satyan yung ina. Yan noon ay hindi nakikita, malalaman. Bakit ngayon malalaman na yung sa loob ng tiyan ng ina? So anong may masagot din natin? Ito babalikan natin sa pagkaraan ng mga ilang mga ano natin, bakit bakit ito nalalaman sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, itong topiko ng tungkol po sa the unseen, hindi makikita sa tao pero nakita. Siya lalamang makakita pero nakita sa ibang tao. So, malaki-laki itong subject. Tatalakayin natin mga kapatid mamaya sa aming pagbabalik. Huwag kayong aalis sa inyong upuan. Huwag niyo patayin ang inyong television. Babalik po kami. Hindi po kami magtagal babalik para ipagpatuloy po itong paksang pinamagatang ang mga usapin laban sa Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mga kapatid, pagpatuloy natin ang aming tinatalakay dito ni Ustad tungkol po sa mga usapin na may kaugnayan po sa mga so-called issues sa Quran. Usapin laban sa Quran. Balik pa tayo, Ustad, sa yung nakaraan na subject na pinag-discuss natin, yung about the unseen. Very clear po sa Quran na sinasabi, ulitin natin, Quran chapter 10 verse 20, laban po sa Quran chapter 27 verse 39 nga sabi nga si Allah lamang sa kay Allah lamang ang mga bagay makakita siya sa mga bagay nga hindi makikita sa tao. Example dito yung tinatawag na unseen nga yung mga jin unseen yung bagang pinakamalapit na Tagalog ay engkanto. Ito ay nakikita ni Allah. Siya lamang daw ang nakakita. Subalit si Solomon nakakita rin. Sabi na contradiction pala. Dahil si Solomon din nakakita, si Allah lang nakakita sa hindi makikita. Eh si Solomon nakakita rin. So, ipagpatuloy natin, Ustad, yung na simulan natin kanina, ipagpatuloy natin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi natin kanina, ang sagot natin dito ay ito'y bilang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala o pagkaloob sa mga propeta na bigyan sila ng ganitong bagay. Kaya nga, mababasa natin, ito'y napakalinaw ano, sa talatang nagsasabing Suratul Jin mismo. Ang pangalan, kahit na pangalan, Suratul Jin. Sura ng mga jin, mga engkanto, mga pinakamalapit na kahulugan nito. Sinasabi doon na, Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa manirtada min rasulin, fa innahu yasluku min bayni yadayhi min wa min khalfihi rasada. Na ang kahulugan nito, at siya, luwalhati sa kanya, ang ganap na nakakaalam sa anumang bagay na di nakikita ng mga mata. Na walang sino man ang maaring makapagpalitaw ng kanyang ililihim mula sa kanyang nilikha. Sinabi nito kasunod, malinaw ito, maliban sa sino mang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mensahe na siya ay naging katanggap-tanggap sa kanya dahil walang pag-aninlangan, ipinakita niya sa kanila ang ilan sa mga lihim na ito. So tulad ni Sulaiman alayhisalam, ipinakita sa kanya sa ifritin al-jin dahil kabilang ito sa mga pinag-utos-utosan niya. Tulad ni Musa alayhisalam na nangyari sa kanya o di kaya kay Isa alayhis salam nangyari sa kanya bubuhay ng patay. So ito'y isang bagay na kababalaghan. Tulad kay Prophet Muhammad sallam na nakita niya ang impyerno, nakita ang paraiso, nakita ang pagpaparusa sa mga tao sa impyerno, nakita niya si Angel Gabriel na meron siyang tunay na anyo, meron siyang 600 na pakpak. Ito'y bilang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga minsaherong ito, mga propeta nito na ibinigay sa kanila na makikita nila ang mga bagay na hindi nakikita. So madaling sabi, nakakita sila dahil binigay sa kanila. Binigay sa kanila. So balit hindi ito nakikita normal na tao gaya sa atin dahil hindi tayo binigyan. Hindi tayo binigyan. So bakit naman Ustad nga mag-sabi sila na isyo? And pa kung babasahin nila ang Biblia, Ustad, si Allah ang makapagsasalita sa lahat na, ng bagay, nakakaintindi. Pero sa kanila din si Solomon, the most wise king. Bakit tinawag siya nga the most wise king? Dahil nakapagsasalita rin si Solomon. Kahit nga sa Biblia, nakapagsalita ang kahoy, nakapagsalita ang tao. So may mga bagay ng mga extraordinary
ito ay bigay ng Panginoon sa kanila. Oo. So bakit naman na sabihin nila nga ito ay contradiction sa Quran, subalit sa kanilang Biblia, hindi naman contradiction. Si Moses ay nakalikha ng ahas. Ang sino bang tao mula sa kahoy, ilikhain niya ng ahas, hindi naman magic, Ustad. Kay Moses nga dala-dala sa Quran na banggit at sa Bible na banggit, yung dala-dalang tungkod ni Moses, kahoy yung. From vegetable kingdom. Yung tinapon niya ay naging animal kingdom, naging ahas, totoong ahas, hindi magic. Hindi magic. Sa atin tinatawag ng mu'ugiza. Oh, sino bang makagawa ng ordinaryong tao? Si Moses lang. Eh kung sabihin natin, sinong lumikha sa mga ahas? Walang ibang makalikha ng ahas kundi ang Diyos. Eh sabihin natin mali dahil si Moses nakalikha rin. Mali, di ba? O sabihin natin ang propeta, okay? Si Moses ay nakabiak sa Red Sea. Nakatawid sila. Sabihin ba natin ang Diyos lang ang makabiak sa Red Sea? Bakit si Moses nakabiak rin? Ha? So nagpaulan ng sa Nabila Musa. Nagpaulan ng sa Biblia, mana, pagkain nagmula sa langit. Gawain ng Diyos yan eh. Si Moses rin. Bakit binigay kay Moses? Bilang habag sa mga sugo at propeta. Propeta, oh. So, kung mayroon mang nakita ni Sulaiman na jinn, yung tinatawag na engkanto, hindi ito sariling pagkataon niya, ng sariling niyang sika para makita, magdamit siyang kundi nagmula sa itaas. Nagmula sa itaas. Gaya ng pagbigay ng buhay sa patay ni Isa al-Masih. At sa Elisha, kahit sa Biblia, mayroon din si Elisha, yung binilibing yung bata, tapos nadikit lang sa buto ni Elisha, nabuhay yung bata, nandun sa Biblia. So, ito ay hindi yun naman namin kailangan i-specify pa namin sa Bible dahil Quran po ang topic ko natin. Otherwise, I will research also the Bible para next time, inshallah, to answer the so-called contradiction para maintindihan nila na ang tinatapon lang bato sa atin, mayroon pala doon mga malalaking bato rin sa kanila. Okay, Ustad, sa sunod. Okay. Meron tayong dapat dito talakayin kasi nabanggit mo kanina ang patungkol sa ilmul gaib na ito sa kapanahonan natin ngayon is nakikita o di kaya nalalaman ang bata lalaki, na nasa babae. Sinapupunampan ng kanyang ina kung ito ba'y lalaki at o di kaya babae. Samantalang malinaw sa talatang nagsasabi sa Luqman 34, sinasabing, waya alam mo ma fil arham. At alam niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang nasa sinapupunan ng mga kababaihan. Ngayon sabi nila, ngayon alam na eh. Kasi nakikita na through tinatawag na ultrasound kung ang bata ay lalaki o babae. Babae. So, mali ang Islam. Mali ang Islam. Oh, kasi dahil ang sinabing alam ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa sinapupunan, alam din natin ngayon. Through ultrasound, kung babae ba o lalaki. So anong sinasabi ng Islam patungkol dito? So ano, Ustaz? Okay. Ang sasagot natin? Bago natin sasagutin, dapat malaman na ang mga talata sa banal na Quran o di kaya sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman magkaka-contradict sa tunay na pangyayari. Kung ito may magka-contradict dahil sa hindi lamang tama ang pagkakaintindi sa talata sa banal na Quran, o di kaya sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kaya ang hadis na ito ay may tinatawag na daif, ibang mahina. So ngayon, kung babalikan natin ang talatang nasasabing waya anong ma fil arham, hindi naman sinabi doon na alam niya ang nasa sinapupunan kung babae o lalaki. Dahil ang mas higit dito ang alam niya, alam niya kung ano man ang nasa sinapupunan, kung ito ba'y isisilang, mamamatay kailan. Mabubuhay hanggang kailan? Mayaman, mahirap. Magiging masaya ba o magiging malungkod? Papasok ng impyerno o papasok ng paraiso? Mawain ba ito o maging terant ba? Maging presidente ba ito o maging counselor? Yun ang mas higit na kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa pagkakaroon ng di kayo tinatawag na magiging lalaki o babae. Dahil kung yun lang, napakaliit. At saka, nakaalaman. Ustad, yung ultrasound, basihan nila, hindi 100% may sinasabi na babae, paglabas pala ay lalaki. Hindi perfect 100%, kahit tatanungin mo pa yung mga eksperto, 100% ba nila ma-identify babae o lalaki? Hindi rin. At isa pa doon, kailan nalalaman kung ito ba'y babae o lalaki? Yung mga ang sanggol na sinasabi, mga 6 months or 7 months sabihin natin. Pero 3 months hindi pa malaman dahil hindi pa nabuo. Pero yun alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito'y mabuo, magiging babae o lalaki. Kaya ito'y napakalinaw na hindi lang nais ng Quran na sabihin sa waya alam mo mapil arham, alam niya kung ano man nasa sinapupunan na ang tinatalakay dito ay pagiging babae o lalaki. Hindi yun, hindi malinaw. Pero alam niya ang mas nakakahigit pa doon. At yun ang ghaib. Kung ito ay magiging masaya, magiging mahirap, magiging mayaman, magiging papasok ng impyerno pagkarang namatay, papasok ng paraiso pagkarang namatay, yun ang mas higit na kaalaman doon sa
talatang ito. At saka, Ustad, yung mga ginagamit nila, Ustad, na ultrasound, hindi ganila malaman tumboy ba o bakla. Kasi paglaki na. Paglaki na. Oo. Di ba? Malalaman ba nila? Hindi malalaman. Bakla or tumboy? Hindi nila malaman. Hindi malalaman. So, kabilang pa rin yung sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ito'y tatagal ang buhay ko, kaya nalalaman din yon. Kabilang din dun sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang pagiging babae o pagiging lalaki. Dahil ito'y napaka maliit na bagay. At saka broad, Ustad, dyan, yung nasabing nalagay sa pupunan ng ina, nalaman ni Allah, hindi nag-specify ng isa or tatlo, apat. Ang dami. Ang dami. Ang dami ang angkop nito. Ang angkop nito. Oo. Ang dami-dami. Pero ang na-discovery ng science ngayon, isa lang. Yung gender. Babae ba or lalaki? Oo. Okay. Okay. So, dito tayo sa, mayroon ka pang idagdag? Bago natin tatapusin, mayroon pa akong dagdag na patungkol sa sinasabi natin na itong Islam ay kailanman hindi ito magkakatugma, hindi ito magkakasalungatan, kontradik sa sinasabi nating katotohanan. Mm-hmm. Sapagkat ang Islam, tinatanggap ang katotohanan na ito kapag ito hindi malinaw ang pagmanggit sa banal na Quran o di kay Sunna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, sa banal na Quran, pinapaniwalaan o di kaya kinukuhang batas ang pagtingin sa buwan sa pamamagitan ng tinatawag na teleskop sa pag-umpisa sa Ramadan o pagtatapos ng Ramadan. Kaya pinapaniwalaan ito. Hindi ito tinatakwil. Saka, Ustad, yun ang masabi naman yung Weather Bureau ngayon. Nga sa iba na 3 days, one week pa, malalaman na kung nga darating ang bagyo. Darating ang bagyo. Noong unang panahon, al-gaib yun, Ustad. Gaib talagang hidden yan. Walang makakaalam. Malaman lang na bagyo, tumba ng bahay nila. Mm-hmm. Or tumba na yung mga kahoy. Punong kahoy, alaman na lang nila. Pero na. Ngayon, 3 days or one week pa yung iba. Malalaman sa atin sa Pilipinas, malalaman natin kung minsan ang pag-asa natin ay nalaman lang bagyo, may hangin na. May hangin, okay? Pero sa ibang bansa, one week pa, malalaman na nila. Algaib ito, Stan. Hidden ito, hindi nakikita ito. Noong unang panahon, bakit nga nakikita na? So dahil nga sa lakas ng technology ngayon, at yun ay tinatanggap sa Islam, na ito'y dahil nga sa pag-aral, at dahil sa narating natin ngayon, ito tinatanggap sa Islam. Hindi ito tinatakwil na kailanman hindi papaniwalaan. Ang mga gaib lamang na hindi pinapaniwalaan ay yung pagbanggit sa mga bagay na tanging si Allah lamang ang nakakaalam nito. Hindi tulad ng mga bagyong ito, kundi tulad ng mga bagay na yung bang ang tinatawag na kapag may nawala sa iyo, so ngayon pupunta ka sa tinatawag na kahin, ang manghuhula, at ipapahula kung saan ang nawala na ito. Yun ay mahirap yun dahil hindi yun alam. Pero dito sa mga bagay na ito, nabanggit mo kanina, ang pag-aral sa mga, o di kaya ang paggalaman sa mga bagyo, ito'y pinag-aralan. Pinag-aralan at nalalaman ng tamang pag-aral. Kaya ito'y pinapaniwalaan at kinukuha sa batas ng Islam. At saka mag-ingat kayo mga brother, kasi nabanggit din ni Ustad na may mga nawala, tapos hindi malalaman. Ngayon Ustad, alam natin si Jin, ang isang tao, masamang tao, pwede siyang makipag-ibigan na Jin. Pwede niyang utusan ng Jin, nakawin mo yung wallet, tapos ilagay mo sa aking drawer. Pwede niya, mangyari. Pagkaraan, hulain mo. Lalapit siya sa akin, sabi ko, may naghatid sa akin, nawala ang anong. Pero pala, may tao siya nga jinn. Mayroon siyang inutusan na jinn. So mag-ingat tayo dyan. So mga bagay na ito ay dapat ating tandaan, mga kapatid. Pag-aralan natin kung ano man talaga ang kaalaman ng Islam tungkol po sa nabanggit sa Quran na ating natatalakay kanina sa unahan. Yung tungkol sa kang Sulaiman, sa Al-Gaib, at saka yung tinatawag ng Allah ay nakakita, tapos dito naman ay hindi nakakita. So, si Allah ang nakakaalam, tapos naman ang tao ay nakakaalam rin, ang tao pala. So, kung babasahin nila ang Bible, Ustad, kung babasahin nila ang Bible, ay nandoon lahat ang sagot. Okay? Sa kanila mga katanungan. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood, sa aming mga kababayan na riyan sa Pilipinas. Kung mapanood niyo ito, kung gusto kayong magtanong kung ano ang Islam, dagdag na kaalaman, magtanong kayo sa mga Muslim organization na kung saan Ahlul Sunnah wal Jamaah, at saka kung ano mga nakita niyo mga address dito sa television, mga email o ano pa. Subaybayan ninyo kami sa Facebook, sa YouTube. Makikita ninyo itong programa namin tungkol po sa Fanar Community Channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.